Morning, guys. So, guys, maulan po dito sa amin ngayon. Hindi kami makagawa sa aming mini garden. So, we decided to make local merienda. Papakita po namin sa inyo kung paano po gumawa ng ubi moron. Yan ang aming today's video para sa inyo, guys. Samahan nyo kami eh. Ayan po, maulan po. Dito po, sa likod po ng kusina namin. Okay, so first step, of course, ayan po, of course, gata. Ang paborito ng bayan, gata. Kailangan nating gumawa ng gata para sa ating ingredients. Number one. Habang nagkukudkod si Pogi, tingnan muna natin yung paligid, guys. Nag-brown out pa. B, hi! Meron kaming kamyas dito. Wow! Of course, guys, dahon, ating pambalot. Anayin pa natin yan. Iinitin. So, ito na nga, guys. First, yung dahon, tatanggalin lang natin yung crispiness. Yung parang igaganon lang natin ng konti sa apoy. At the same time, may init na siya. Ayan. Natanggal na nila yung crispiness. Dito nga pala kami nag-decide magluto, guys, sa kubo kasi umuulan. Natulo yung kusina namin eh. Tsaka ano, madilim. Hindi pa namin na babago. Kaya dito kami sa kubo. Ganda ng view. Ang garden namin dito lang din. So, ayan. Tanggalin muna nila yung crispiness. Shout out. Sige, ayusin yung trabaho. So, guys, ito na po yung ingredients. I-prepare na natin habang tinatanggalan ng crispiness yung dahon ng dalawang boys. Ito po ang gata. Nagata na siya. Actually, tatlong gata yan. Ang sukat nito, guys, kung gusto nyong gumawa rin ng ganito is yung ating harina. Ay, actually, hindi siya harina. Rice siya, rice flour. Ito po. Kung ano po ang sukat nito, halimbawa po, apat na cups. Apat din po yung itutubig ninyo sa inyong gata. Apat na tubig din. So, ganon, guys. Para, yun yung po yung sa akin po ay yung aking natutunan na recipe from my beloved mother. Saka po ang gagamitin natin ng milk is, ayan. Shout out po kay Jersey. Ubi condensed po yung gagamitin natin. At saka po, cheese. Eden naman po yung ating ginamit. Shout out, Eden. Kayo nang bahala kung gano'ng karaming sugar. Sugar po, guys. Kung mahilig kayo sa matamis, depende na po sa inyo. Pero ako hindi pa ako mahilig sa matamis masyado. Kaya ayoko po na sobrang tamis. So, ganun, guys. Paghahalu-haluin lang natin yung ibang ingredients dito sa malaking wok sa ating mamahaling kawa. Ito na, guys, ang gata. Lalagay ko na siya. Kaunting sugar lang po kasi nga condensed naman po yung ating ube. So, wow! Kaunting sugar lang. Mahirap na sa maglumabas sa diabetes. So, guys, ito na po yung ating ube. Kaya halo-halo lang muna natin siya. Pagkas yung sugar is yung ating liberalized condensed ube. Para
Ikaw mo yung brand mo. Jersey, baka naman. Simutin lang natin siya. Ano guys, dito sponsored guys ha. Pero ano, baka naman jersey. Open ko his sponsor. Okay, so lagyan po natin din siya ng konting asin. Konting asin, black salt. Tsaka kung meron kayong vanilla, kung trip nyo lagyan ng vanilla flavor, pwede rin. Kasi hindi available dito sa amin. Buwing sa sige. Meron tayong vanilla. So yun guys, tinatapos na lang namin na ano, pasadahan yung mga dahon. Para kapag nilapat natin yung muron guys, flexible na yung dahon natin. Mas madali na siyang matutupi. Diba? So ingat lang kayo guys kasi baka mapasok kayo. So ano na to? Playing with fire to. Shoutout kay Justin na ano. Joke lang. Polis ka na nga dyan kung napaka-arte mo, nagigigil na ako sa'yo eh. Shoutout kay Justin na maarte. Nainang nila lang yun guys. So yun guys, sinalang na namin yung gata na may ube extract. Liquid. So, sisimmer lang natin to hanggang sa kumulo siya. Then, saka natin nilalagay yung ating glutinous rice flour. Ay, hindi yung glutinous. Ay, hindi pala glutinous. Normal rice flour lang pala siya. So, kinakita nyo guys. Outdoor cooking tayo ngayon habang umuulan guys. Para mamaya, kapag umuulan, meron tayong pares sa kape. Goods na goods to sa kape guys. Try nyo and try nyo yung recipe namin. So guys, wow! Meron na siyang light simmer. Bukal-bukal na siya. Konti pa. Kailangan pa natin siya pakuloyin. So guys, kulong-kulong na siya. So pag kulong-kulong na guys, kailangan na natin ilagay yung ating rice flour. So kapag, yan. Habang nilalagay, kailangan haluin siya. Para ma-absorb talaga ng flour guys. Mas maganda meron kayong sieve. So yan, nagkukulay ube na yung ano natin. Yung ating gata dahil sa combination ng flour and nalagay na natin guys. Kapag nalagay na natin lahat, kailangan low heat na lang to guys. So babawasan natin yung apoy natin. Babawasan natin siya. So low heat lang kasi para masusunog yung ilalim guys kapag mainit na mainit yung apoy. Continuous simmer. Continuous na paghalo. Ba
Okay, mabilis lang ito maluto, guys. And after yan, sasayangin pa naman yun. Bango niya, guys. Wow! Bango. Amoy mo talaga yung ube extract. So, mas maganda, guys, kung meron kayong ano, margarine butter para mas shiny yung ano nyo. Mas masarap. Wow! Pwede na to, guys. Tatanggalin na natin to sa apoy. Okay. Wow! So, guys, ito na po yung ating ipampapalaman. Yung ating cheese. Hiwain lang natin ang pahaba po. Guys, ganito po. Ilalapat po natin muna siya. Para lumapat. And then, po, lalagyan na natin siya ng cheese. Mga sa inyo na po mga ka guys kung ilan na cheese ang ilalagay nyo. Tapos atin na po siyang bibilugin. So, kung gusto nyo maraming cheese mga ka guys, lagyan nyo lang po ng marami. Tayo natali na po namin mga ka-guys. Ayan po, oh. Ganyan po. Ayan po mga ka-guys, oh. Tatanggalin na lang po. Ayan sa kabila rin. Nasa inyo na po mga ka-guys kung anong itatali ninyo. Kung bore or ano, ng straw. Bye-bye. Ayan po mga ka guys, oh. Nakadalawa na po kami. So. At, hi muna, brother. Hi. Wow! Guys. Wow! So guys, ito na. Tapos na natin balutin. Itatransfer na natin ito sa kaldero para ating ibalik sa apoy. Guys, steam natin for 30 to 45 minutes. Steamer. Kaldero po ito. Nilagyan lang namin ng ano sa ilalim. Para hindi siya sumayo sa tubig. Kasi mas masarap siya sa pwesta. Wow! So, isasa lang na natin siya, guys. Okay. For 30 to 45 minutes. Tama-tama. So, shout out kay Jiglo. Shout out sa aming ano,
tagadabok. So, babalikan namin kayo guys mga after pagluto na siya. Okay guys, after 45 minutes, check na natin kung luto na siya. Ito na yung pinakain, hintayin natin yung tasting program. Wow! Ito po, kaya na po ang taste. Mausok po dun eh, kaya pumunta kami rito. Mainit. Cheesy. Sarap. Let's taste this. Mainit dyan! Yan, sarap! Sa init, hindi sa sarap. Sarap. Napakasarap. Kung wala kayong magawang mga merienda na masarap, ito mga ka guys, simple wow! Lang magbusog ko pa. Sobrang sarap. Ubi moron. So guys, well done na po yung atin ubi moron. Ready to eat. Sige. Ang gusto ni Jigule, meron pang kondin sa ibabaw. So ayan. Kung gusto nyo. Tama-tama lang naman yung kanyang timpla. Yung kanyang tamis. So pwede nyo pang dagdagan ng iba pang flavor. Kasi konting-konting asuka lang po yung aming nilagay. So ayan. Gusto niya ganyan. Niya kakainin yung ating cheesy ube moron. Thank you guys. Thank you ulit sa mga subscribers, sa mga nanonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like tsaka share niyo rin po. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa Cloud9 TV. Thank you so much. Hindi kami magsisawang gumawa ng content kahit na simple lang. God bless you all. Bye-bye.